Kasi na, in the interview, I know. Ni Ducky dito na ayaw talaga ng Bren ever sa Digi. Pero this time, gagamitin nila against Work Oster Force. Gulat ba dito ang Work Oster Force? Ano ngayon yung pumapasok sa utak ng Work Oster Force? Teka, uy! Ducky, Digi? Ducky with the Digi. Isipin mo, no? Puro ibon din pala talaga yung lineup dito ng ano. Well, merong Farsa. May Farsa, oh. May Digi. Tapos si Alice, may pakpak. Pero vampira kasi si Alice. Hindi naman ibon ang vampira. Pero eto nga ang point dito, Rob. Paano i-utilize? Etong Digi na to against the, ano lang, the Cupra? Yun, pwede nga yun eh. Tapos ang pinaka maganda pa dito ay ang bilis ng mga initiation nila. Parang pag iisipin mo na 5v5 clash, parang hindi magagamit or mayu-utilize dito ni Unravel yung mga crowd control effects na pwede niyang gawin. We all know it's all about damage dito for Bren Esports, pero kung iisipin mo yung initiation on the early stages of the game, I might lean towards Work Oster Force. Ang daming pwedeng option kasi ng Work Oster Force late game eh. Kaibigang Rob Luna eh, di ba? Pero kasi, no, kung merong kang Times Journey na ipoprovide sa'yo ni Lusty, Carl TC, pwede siyang sumayaw-sayaw lang doon sa mismong team fight. May pari ka na, eye for an eye, may Time Journey ka pa na libre purify. Oh. So, ang daming, tama ka, ang daming mobility sa side ng Bren Esports. Kung ikaw ang Work Oster Force, kailangan mo nga dito agad nung pagkasapak, dapat tumba agad. Hindi mo na pwedeng buhayin. Ang pinaka magiging sagot dito ng Work Oster Force is honestly it's Kusei, pero kailangan niyang maging maingat dahil siya for sigurado ko napapasukin lagi dito ni Carl TZ. Katulad niyan, even RTZ hindi mabubuhay doon sa initiation ni Carl. At hindi rin namatay si Lusty. Ang ganda ng nawa doon ni Few na dinikitan niya yung kapwa niya ibon. Oo nga. Para lang mag-divide yung shadow kill. Kasi habang tinutusok-tusok ni Carl si RTZ. Oo nga eh. Well, kasi isipin mo talaga man, Jin, pagka ang iba, baka mamali ako ng bird. Iba. Ibang mamali ka ng bird. Mamali tayo ng bird. Baka mawala na tayong trabaho. Hindi naman. Pero speaking of trabaho, trabaho lang ang Bren Esports. Ang sinasabi lang kasi natin dito, Rob Luna, yung Digi kasi nabibigyan yung Bren Esports ng opportunity ma-survive itong mga potential attacks ng work. Kasi commendable pa rin naman yung ginagawa ng work dito, yung channing ginawa ni Chukan. Parang galawa na parang flood. It was, yun din yung naging explanation nila, Ducky. Pero ito. Speaking of huli, nakahuli dito si Unravel. At ayun yung counter go ni Napew dito. Pero si Carl TZ this time ang mawawala. Finally, successful pick-off. Mid-game natin dito, man, Jane. And ang magiging contestant lang talaga dito is itong Turtle. At ito na nga, nagaganap. Sabi na nga natin na si Unravel ang mauuna dito. Pero may time journey na pang-counter go. Si Lusty, here we go. Si Chu, pulado na naman. Pero meron siyang shadow out. Yung Turtle ay mawawala dito. Mapupunta kay Flap Dizzy. Ngayon, namumula na si Unravel. Si Nasalo! Yung mga Feathered Airstrike. And tama ka, Rob Luna. The birds with the same feather flock together. The birds. Of course, breastplate. 6 minutes in. Pwede niya na ngayong tangkihin dito ang mga initial damage dito na pwedeng ibato ng Work Oster Force. Totoo, parang ganyan. Tinangkin niya lahat yung meteor shower. Walang meteor shower ngayon dito, pero okay lang. Dahil enough pa rin naman yung damage, yung shadow kill. Pero may counter go ba ang Bren? Nandito si Few. Game daw! Game! Oh, Feathered Airstrike! Unravel, ika-cancel ngayon dito yung Feathered Airstrike. Pero meron pa rin time journey. RTZ is also here para sa assist. RTZ, napalalim ba? Oh no, reverse time. Naging butterfly si RTZ ngayon. RTZ. Wow. Trying his best para at least ma-outplay si Flap at si Lusty. Pero de-depensa pa rin ang Bren dito sa baba. Work to be able to take this objective, itong turtle na to. Oo. Pero Carl TC is in the vicinity. Sasabay talaga. Nako, nahuli lahat ngayon ng meteor shower. Si kaibigang Lusty, libreng turtle para sa side ng Work. 3-mar TZ. Nako, eto na ba? 3-mar TZ show. Makuha ngayon ng Work Oster Force ang turtle. Wow. At libre silang makaka-outro Luna. Okay. Kailangan muna natin chumilax ulit dahil 3-mar TZ muntik pa nga dahil nauntog siya dun sa pag-dash niya, pero masyadong makunat pa rin naman ang isang Uranus para ma-burst ng liga ng Bren. Not makills talaga. Pero si Unravel nabawian ngayon dito ng Bren.
umay, nagtabi-tabi pa dito si Nafew para lang ma-withstand yung shadow kill, pero sobrang lakas na ng damage. Eye for an eye para kay Carl Tizzy dito. Hindi na siya mabuhay pa. At least makakuha ng word to yung magandang exchange. Three heroes sa side ng Bren ang mawawala. Umiikot-ikot na lang si Nasty habang si Trimar ay ma-withstand kahit sino pa yan. Well, Rebo, meron naman siyang Winter Truncheon. They could do out plays. Pero look at where Oster Force. They're going in. Babase lang ngayon. Major Shower being popped by Kosei. Black Daisy, puno ang kanyang champ stance. Meron pa knock-up na magaganap dito. Huli niya sina Unravel. Meanwhile, Major Shower, hindi pala Feathered Airstrike. Palayo doon sa gilid. The guy, walay na naman yung camera. Unravel ang mawawala. At talon, ngayon ang gagawin, pwede rin gawin dito ha, ni Unravel. Alam niya na lagi siyang kinakancel ni Lusty. Pwede niyang i-bait. Kailangan niyang mapilit si Lusty na gamitin agad yung times journey niya. Oo, nako, pero nako, mapipilit ata dito si Kosei. At tinutusok ngayon ni Carl Tizzy. Malayo si Chu. Ang camera ay na kay Art Tizzy. Rob Luna, tama ka. Oh no! Si Carl! Lumapit dito sa mga minions! Kaya-kaya mabuhay ni Carl! Hindi! May pagbawi si Chu with a 1v1 kay Carl Tizzy. Oh my! Ang pagbangon ng api! Kung nung game 1 na outplay mo ko, this time, hindi na. Chu, crucial pick off para kay Carl Tizzy dito, Rob Luna. Well, anong nangyari dun? Well, that was almost an off-camp, pero wala eh. Pinasok lang siya doon with the shadow kill. Pero ito, sobrang taas na ng confidence dito ng Work. Nakunin tong Lord na to, pero na-reset pa naman man, Jin. Lima dito ang buhay sa side ng Work. Oster Force, three more TZ, sumusugod na. Wala pa rin si Carl. 3 seconds in. Ito na si Unravel. Sumugod. Huli dito si Black TZ. 37 seconds down. Few. Nilabas ang mga fireworks. Pero sumusugod lang si Kosei. Kosei ngayon. And everyone, saan ka pupunta, Few? Hindi ka pwedeng lumipat ang game. Habang nandito pa rin si Naribo, wala nang magawa ang Bren Esports. Ubos ang apat sa side ng M2 Champs and Work Oster Force. They will now take this free lord. Pero susugod pa rin si Carl. Oh! Tizzy! Medyo na mali yata ng hanap doon. Sila Trimar at Tizzy, hinahanap niya kung saan na pumupuesto doon si Carl Tizzy. At what a pick off! Kaya na sana nilang kunin doon yung lord. Mag-isa lang si Carl Tizzy doon, pare. At eto na naman siya. Ligtas pa rin ang tusok king. Carl Tizzy, tumatakbo na. Kosei nandito. Pero what an outplay from Carl Tizzy. Dahil akala natin work na yung makakuha ng Lord. Yes, kung iisipin mo, apat na membro ng Bren Esports ang wala doon at libreng-libre yung mga members ng Work to be able to secure that Lord. Pero with Carl Tizzy, nahinto nila lahat yung chance na yon for Work. Hindi pa naman totally out dito yung Work. Nagawa nila yung initiation na yon kanina na pick up nila si Carl. Pwede nila ulitin to. And 3 Martisi siya naman ngayon. Dito ang delikado. Oh no. Men, it's all about Carl Tizzy, the child prodigy. Kailangan mag-back nila Lusty dito. Banjin, tignan mo ang mapapapunta na lahat dito. Ang mga members ng Work. Even oh, no. Unravel onto the back lanes. Let's see. Unravel ngayon. Oh no, dito pa nalugi ang side ng Bren Esports. Nagkasunod-sunod. Akala natin it's going to be the Carl Tizzy show. Pero with a snap, Rob Luna, biglang nasa Work na rin yung kalamangan. Trimar Tizzy, of course, with the Uranus, the Superman Uranus. Hindi pa pala siya namamatay dito, Rob. Hindi pa siya namamatay. At tignan mo ginagawa sa mapa. Tinitipihan niya yung mga members doon ng Bren Esports. Zino-zone out maigi dito ni Trimar. Eh, pero ngayon, disiplinado ngayon ang Work. Sinisigurado nila na makukuha na nila itong Lord. Pero i-co-contest ito ng Bren Esports. Ang daming highlights na ginawa ni Carl Tizzy dito. Pero si Trimar pala dapat ang tignan ng ating camera. Dahil sumusugod na siya sa buong kupunan ng Bren Esports. Work Oster Force, ladies and gentlemen, three more. Superman Uranus saving Work Oster Force para dito sa game natin na. Ito na. Game ito natin na to. Carl Tizzy siya lang mag-isa. Let's see. Makukuha. Oh! Siya pa rin! Siya pa rin! Siya pa rin ang nakakuha. Limang members ng Work. Eh, ano naman? Carl Tizzy ito. Oh, wow. Oh, my glob, Silicious, that tusok king. Hindi naman siya tatawagin tusok kung hindi siya tuso eh. Sabi nga nung ano eh, ng Work Oster Force, pasok? Kaso pumasok talaga si Carl. Tumusok? Oh my. Pero tignan natin ha, kung kaya pa ng Work to ha. Kasi makunat masyado si Trimar Tizzy. Okay,
Let's see, Doc Rivo coming in. Doc Rivo will pick off one hero para sa side ng work. Pero mukhang sinusugod na nila. Oh my glove. Here comes Carl Tizzy once again. Doc Rivo nandito na rin. Killing spree para kay Doc. The Doctor is in. Tumatakbo na si Trimar. Trimar, gaano ba kakunat ang iyong Uranus? View, nandito na. Lumipad si Trimar. Nasaan yung TP? Naku, flowing blood. Si Chu mag-isa. Nakikipagkabulan na lang sila dito kay Trimar pero wala na silang pake. At eto na naman, 1v1 with the Great One. Carl Tizzy coming in. Kailangan nila, kailangan nilang maghunos dili doon. Nilagay nila si Trimar Tizzy sa top lane. And they're waiting, they're baiting for Carl. Carl Tizzy pumasok ngayon. Here we go, last thing namumula na agad. Si Nakosay namumula na din. Flap doon sa kanyang mga left jab, right jab. Trimar nandito sa flank. Pulado ngayon ang apat sa side ng work. Trimar again. Force. Si Flap Tizzy naman ang sumasagot. Eto na ba yung sagot? Lusty ang unang mapapatumpa. Work ang unang sumapak dito. Unravel naging bola. Habang si Flap Tizzy, nako, nahuli ata sa gitna. Let's see kung meron bang follow-up sa side ng work. 50 seconds down si Lusty. Habang si Trimar umi-sticker at TP pa! Pumapalakpak! Na! Bakit pumalakpak siya tuloy? Trimar Tizzy! Let's see kung mabibitas siya. Nabitas ga siya! Oh no! Tumitipi-tipi siya doon sa gitna, Rob Luna. Meanwhile, Doc Rivo pumasok ngayon. Winter Truncheon habang napitas yung dalawa sa side ng work. Here we go once again. Chu nandoon sa gilid. Chu ngayon with a quad shadow. Shadow kill. Yun pala ang plano. It's all part of the plan ba yun? Ang lumalamang dito sa mga team fighter. Ito naman, Gene. Parang yung Brain Esports. Parang nag-goal. Nag-goal ng game. Nag-goal ng game. Tayo na ang magsimula ng Lord. Bawal mapasma, Rob Luna. 50K ang buhay ng Lord. Risky play ba to para sa Bren? Alam nilang walang immortality si Trimar dito. Trimar siya lang mag-isa. Sumasapak si Flap Tizzy. Sino ang tatapos ng laban kay Bigang Rob? Reset para dito sa dalawang teams na ito. Hindi ko kinakaya yung tensyon kay Bigang Rob. Ako din. Hindi ko kinakaya. Teka, inom. Inom muna tayo. Inom muna. Kung titignan mo rito sa ating win rate percentage, 9% lang ang chance dito ng Bren Esports. Para serving ang work dito sa MPL, pare. Ganito katagal na laban against their masters. Oh my gloves, Carl Tizzy, pulado ngayon. Pero meron siyang immortality. Ang gandang time journey. Meanwhile, hindi pa tapos. Wala na yung meteor shower dito. Pero si Carl Tizzy, magpapapa yung immortality dito. Flap Tizzy ang unang mawawala. 1 minute down. Lagpas na din. Lamang dito ang work roster for sa bayong pagbigkas. Yun lang naman pala yung kailangan. Ilista mo na. 80 seconds. Tapos ang laban. Here comes the death march. Work roster force. Ibigay mo na. They will take game number 2. And that winning moment is brought to us by Head and Shoulders.